Hello po, magandang umaga po sa ating mga mahal na magulang. Kayo po ay nais kong i-welcome sa ating first classroom PTA meeting ngayong school year 2021-2022 ng 12 Aries HUMSS ngayong September 15, 2021. Wini-welcome ko po kayo sa taong panuroan na ito, 2021-2022, at nais ko pong ibalita sa inyo na grade 12 na po ang inyong mga anak at kagraduate na po sila, mga mami. Kaya congratulations in advance po. So, ako po ang kanilang advisor, si Ma'am Erica May Perjo. Narito po ang aking cellphone number, 0968-462-1675. Narito din po ang aking email address. Maari niyo po akong makontakt sa email address na nakalagay sa ibaba. Ako po ay currently nandito, naka-reside sa Orani, Bataan. Kaya pagpasensyahan niyo na po kung madalas po ay mahirap talaga na makipagkita ako sa school. Lalo na po ngayong panahon ng MECQ kasi talagang bawal po kaming pumunta sa school. I currently teach po EAPP at saka reading and writing. Bali yung mga subjects po na related sa English. So, pag-usapan po natin ang strand po ng ating mga anak kasi baka mamaya po i-graduate na yung mga anak natin, hindi pa po natin alam kung alin yung track nila at saka yung strand. So, linawin po natin ang kanila pong track ay academic. Ang kanila pong strand ay humanities and social sciences. Sabi po dito, the HUMSS strand is designed for those who wonder what is on the other side of the wall. In other words, you are ready to take on the world and to talk to a lot of people. This is for those who are considering taking up journalism, communication arts, liberal arts, education, and other social science-related courses in college. So, ito pong course na to ay para sa mga estudyante o mga tao na mahilig po makipag-socialize. Yung sila po yung may malasakit sa ibang tao, yung gustong nakikipaghalubilo sa ibang tao. Medyo mahihirapan po ang mga bata kung sila po ay yung klase o tipo ng bata na mas gustong mapag-isa, mahilig magbasa-basa ng mag-isa, yung hindi po ganong nakikipag-bonding. Kasi po ito talagang strand na to ay para po sa mga bata na mahilig makipag-socialize. So, ano-anong mga career ang pwede po nilang maging pag natapos nila or pag nagtuloy-tuloy sila sa kanilang college po? Una, pwede silang maging teacher or susunod po ay pwede din silang maging psychologist or lawyer. Pwede din po maging writer, pwede din po maging social worker at pwede din po silang maging pare. So, kung mapapansin nyo po, yung mga trabaho na yun, sila po yung may mga social relations. Kaya po ito ay humanities and social sciences. So, kung may tanong pa po kayo regarding dito, maaari naman po natin ma-search yung mga iba pang courses na pwede nilang i-take sa internet or mag-message lang po kayo. Susunod po, pag-usapan po natin ang digital at printed modules sa panahon ng MECQ. So, sa panahon po kasi ngayon, talagang hindi po kami pwedeng magpunta sa school. Kaya hindi kami talaga makakapag-distribute po ng printed modules. On the other hand naman po, hindi naman din na tayo nagpiprinted module. Mas gusto na rin naman po natin yung digital o yung soft copy na sinesend natin sa mga bata. So, sa ngayon po, ito po yung mangyayari. Ipapadala ang mga modules sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng Facebook Messenger, linggo-linggo. Or kung in advance po ng teacher yung pagpapadala, pwede pong every 2 weeks. Or minsan, option din kasi ni teacher kung gusto niya nang ipadala lahat ng module, isang biglaan na, isang bagsakan lang po ipapadala niya na lahat. 6 na module lang naman po yun per quarter eh. Ay, sa ibang subjects nga po pala, may mga instances na sobrang dami ng modules nila. So, hindi po ako makakapagsalita para sa kanila. Masasabi ko lang po yung para sa subject ko kasi sa subject ko po na EAPP, yung parang English subject po nila, ano lang po yun, nasa 6 lang po sila. So, doon po ipapadala sa GC at ida-download po ito ng mga bata.
So pagda-download po, hindi po ako sure kung pwede yung free data. Mga siguro po itanong na lang po natin sa mga anak natin. Pero siguro naman po yung 10 piso na load, eh magkakasya naman po siguro yung pang-download, lalo na kung minsanan lang naman po. At susunod po, sakaling matapos ng MECQ ay agad-agad gagawan ng schedule ang pamimigay ng mga tablet na gagamitin ng mga mag-aaral sa pag-aaral. So, kung sakali po, kasi parang hanggang katapusan po itong MECQ natin eh. Kung sakali po na malilift na po ito, eh agad pong gagawa po ng schedule ang school kung kailan natin pwedeng kuhanin ang mga tablets. Kaya po ito ibinalik sa amin para po ma-configure, para po makita kung may naging diferensya. At ikinalulungkot ko po, may iba po talaga na medyo napabayaan po talaga ang tablet. Mamaya po pag-uusapan natin yung pangangalaga sa tablet. At saka po, kaya din to ibinalik para malagyan po namin ng panibagong set sana ng modules para hindi na kailangang i-download ng mga bata. Pero sa panahon po ngayon, talagang pipilitin lang po muna namin makapagpadala ng modules through messenger po. Ano po? Kasi po nag-iingat din po tayong lahat. Susunod po. Mga ilang paalala tungkol sa pagtanggap ng tablet. Ito ano lang po to ha, namili lang po ako ng tatlo. Pero dun po sa MOA na pinirmahan nyo, madami po kayong responsibilidad talaga tungkol dun sa tablet. So sinummarize ko na lang po siya sa tatlo. Ang tablet po ay pananagutan na ng magulang kapag ito ay naipamigay na. Ibig sabihin po, once po ito ay nai-entrust na namin sa inyo, na-claim nyo na, bukod dun sa mga pinirmahan nyo pong papel, ito din po ay nangangahulugan na kayo na po ang may pananagutan dito. So, by that, it means po na kung ano yung masisira, papalitan, kung ano yung magiging problema, dapat i-report po natin agad. Ngayon, kung hindi po agad na i-report, mangyari po na dapat gumawa tayo ng sulat. Yung parang ikukwento lang natin, halimbawa po, bigla na lang naghang yung tablet. Tapos, sinabi po sa atin ng ating anak, Mama, bigla na lang tumigil yung tablet. Huwag po natin ipagwalang bahala yon. Igawa po agad natin ang sulat. Parang ikukwento natin, sa oras na alas 12 ng tanghali, pinuntahan ako ng aking anak at sinabi na biglang hindi gumana ang tablet. Ikwento niyo po doon, ano ba yung ginawa niya bago yon? Ano-ano ba yung laman ng tablet bago maghang? At matagal na bang ganon o ngayon lang nangyari yon? Sabay po ng pagkayari niyo pong gumawa ng sulat, picturean po, isend po sa akin. Kasabay din po nun, i-message nyo po ako na may naging problema po sa tablet. Kasi po, pag late kami na inform tungkol dun sa problema sa tablet, medyo na kasi napapagalitan po kami ng ICT coordinator namin. At saka bukod po dun, parang syempre yung credibility po natin na dapat nasabi agad natin para mas paniwalaan tayo. Kasi baka mamaya, hindi naman sa sinasabi kong hindi tayo papaniwalaan pag late na tayo nagsabi. Pero mas maganda na yung mismong oras na yon masabi natin at alam na ginagamit sa pag-aaral kaya nasira. Kasi po tinitrace nila governor yan kung ilan pa yung gumagana, ilan yung nagamit, tapos sino ang kanino or saang school yung madaming nasirang tablet, ganun po. Huwag naman po kayo mag-alala kasi po hindi naman po siya pag nasira agad-agad papalitan eh. Dadaan po muna sa due process. At saka may service center naman po siya sa Balanga na magsasabi kung talagang sira ba o defective yung napunta sa inyong tablet. Pangalawa po, gagamitin lamang ang tablet sa panahon ng pag-aaral. Ito ay bawal lagyan ng kahit anong games o application liban sa inilagay ng mga guro. Bago po namin ibigay yung tablet, nag-install na po kami doon ng mga application na pwedeng gamitin ng mga anak natin. Lahat ng application po na nilagay namin doon ay related sa pag-aaral nila at gagamitin nila sa pag-aaral. So, hindi na po nila kailangan maglagay pa ng iba. Yung iba po naglalagay ng Facebook at Facebook Messenger. Hindi po ito kasama sa pinayagang mga application. Pero pwede pa rin po nilang gamitin ito sa Messenger sa pamamagitan po ng paggamit po sa browser. May makikita po sila doon na Google Chrome, yung parang bilog na may bola. Doon po sila maglalagin. Magmumukha po silang gumagamit ng computer. Hindi po magmumukhang cellphone, yung bang hindi naka-mobile application view. Naka
Chrome view po siya. So, sa ganun po, nagagamit pa rin siya. Magagamit pa rin po siya kahit po walang Facebook application o Messenger na naka-install. Ngayon, kung halimbawa po makulit ang anak nyo, nagkaroon po kami ng ganitong incident, may bata po na nagsabi na bumagal po ang tablet. Marami pong incident na ganito. Tapos po, dinala naman sa school. Tama po ang ginawa. Nagsabi ang magulang, kasi syempre, pag nasira yun, responsibilidad nila eh. Kaya pag may nakita pa lang siya na maliit na bagay na bumagal, naghang, biglang namatay, ayaw mag-charge, dapat po nire-report agad. So, anong nangyari po doon? Nag-report ang nanay na babag na naghang daw po o nasira ang tablet. Dinala po nila sa school, ginawa namin ang sulat. Ngayon, upon checking po, nakita po namin na mayroong naka-install na Mobile Legends ang tablet. Masyado pong malaki yung game na yon, yung file. Kaya po, maghahang talaga yung tablet. Tsaka hindi po nakadesign yung tablet para sa laruan na ganun. Para paglaruan ng ganong application. Kaya babagal po talaga siya. So, ulitin po, ipapaalala po, gagamitin lamang ang tablet kapag para po sa pag-aaral, sa pagsasagot ng module, pagbabasa, paggagawa ng file para sa mga ipapasa sa mga teachers. Hindi din po pwedeng dito magmanood ng manood ng mga kung ano-anong Korean novela at mga teleserye na sinusubaybayan nila. Ang pwede lang po nilang panoorin dito, sa halimbawa sa YouTube, ay yung mga video lessons lang po na ipapapanood ng teacher. Okay po? So, susunod po, another thing po, kung kagaya po nitong nakaraan, di ba po by June nag-MECQ tayo, ngayon hindi po agad nakuha ang tablet. Nagkaroon po ng mga incident na ang tablet nasira nang tapos na ang school year, bakasyon na, ginagamit pa pala ng bata sa paglalaro at pinapang Facebook o dinadala niya kahit saan. Doon po sa part na yon, malaking-malaki po ang responsibilidad nating mga magulang kasi po hindi po iyon ang napag-usapan. Pagkatapos po ng school year, dapat kung hindi pa man po iyon na-collecta ng advisor namin, dapat po yun itinago na po sa box. Inayos na po lahat ng file, inalis na po lahat ng file ng anak, inilog out lahat ng accounts. Kasi nga po, iniiwasan po natin siyang masira nang tapos na ang school year. Kasi baka mamaya kung kailan tapos ang school year, dinala ng anak nyo sa picnic, nahulog sa swimming pool, malaking ano po yun, disgrasya. Iyon po, sigurado po talaga iyon na papalitan po at pabayaran ang tablet. Lalo na po kung gano'n ang nangyari. Kasi po, hindi po iyon ang napag-usapan. Ang napag-usapan po ay gagamitin lamang ito sa pag-aaral. So, susunod po, maaaring tumanggi ang magulang na kumuha ng tablet kung may gadget naman na pwedeng gamitin ang bata sa tahanan. So, ito po para lang po sa iba to na kung meron lang naman na pong gadget na mas maganda o mas maayos o mas mabilis kesa dito sa tablet na ginagamit natin, maaari po kayong tumanggi. Magagawa lang po tayo ng sulat na hindi po kami kukuha ng tablet sa kadahilanan pong meron namang gadget na gagamitin ng aking anak. Sa isang banda, maganda po yun kasi yung responsibility po natin, dun sa tablet pag nasira o nagka-problema, wala na po sa atin. Pero hindi naman din po ibig sabihin nito na bawal kayong mag-avail o kumuha ng tablet. Pwede po. Lalo na po kung wala naman talagang ibang pwedeng gamitin yung anak nyo, wag po ninyong panghinayangan na ikuha siya. Kasi po, baka mamaya iniisip nyo lang, wag ko siya ikuha kasi pag nasira, papalitan ko. Kagaya po ng sinabi ko, hindi po ganun. Basta naman po maingat ang paggamit at nagka-diferensya siya sa kabila nung maingat yung paggamit, hindi naman po yun ipapapalitan sa inyo. Basta po tama ang paggamit niya. Ano po? So, wag po nating pahirapan sana yung mga anak natin na kasi po pag nawalan sila ng tablet, lalo na kung wala naman silang gagamitin din na cellphone na pwede, mahirapan po talaga silang makakuha ng mga kopya ng modules at saka yung communication po sa teacher kasi doon po talaga kami nakikipag-usap sa Messenger. Mas malamang po na sa Messenger. May ibang teachers pa po na nagpapa-Google Classroom. Kung ako pong tatanungin, magandang bagay po yung Google Classroom at yung ibang platform bukod sa Messenger. Kasi po,
natetrain na po natin sila para sa college. Sa college po kasi, hindi po required ang mga teacher doon na magkaroon ng group chat ang mga bata at magulang. May mga teachers po na nakikipag-usap lang through email at saka sa Google Classroom. So, para po hindi naman manibago yung bata, masanay siya, magandang bagay po talaga na ma-practice siya sa iba't ibang platform kagaya ng Zoom, Google Meet, Google Classroom, Facebook Room. Mas ako, kung ako po ang tatanungin, mas matutuwa po ako kung yung anak ko ay marunong sa lahat ng iyon. Kasi ibig sabihin, less na po iyon sa poproblemahin niya pagdating ng college. Ibang bagay na lang po poproblemahin niya gaya ng pag-aaral. Hindi na po kasama yon sa mga dagdag problema ng anak niyo kasi marunong na po siya doon sa mga platform na yon. Okay po, sana po malinaw. Kung may ano man, kung meron man pong katanungan tungkol sa mga tablets, i-message na lang po ako. Okay, dumako naman po tayo sa mga karangalan. So, noong nakaraang taon po, hindi po tayo nagbigay ng mga certificate ng pagkilala. Kasi po, nagkaroon po ng instruction sa amin na iyon po ay para lang po sa mga grade 12 na lang muna. Dahil nagle-lesson po talaga tayo ng contact. Siguro po sana naman po ay naiintindihan natin yung sitwasyon na talaga pong nag-iingat. Kasi po, mga mami, kapag isa sa amin ang nag-positive, ihuhold na naman po yung operation ng buong school. May mga maka-quarantine na naman pong teachers. Apektado din po yung pamilya nila or at saka yung pag-aaral din po ng mga anak nyo. Kaya po hanggat maaari talagang ingat na ingat po kami na magpumasyal o pumunta sa school lalo na kung hindi po safe ang paligid at kung masyadong mataas ang cases. So, sa karangalan po, meron po tayong highest honors. May pinakamataas na karangalan, that is 98 to 100. With high honors, may mataas na karangalan, 95 to 97 po dapat ang general average. With honors, may karangalan 90 to 94. Sa ngayon po, mag-aantay po kami ng instruction kung every grading ba ay magbibigay kami ng with honors or kung kagaya po last year na sa graduation lang po siya binibigay. Ipaalala ko din po kagaya po ng palagi kong sinasabi sa mga anak nyo, pagbutihin nila yung pag-aaral nila ngayon kasi yung admission po para sa college ay nakabase po sa grades at hindi sa entrance exams dahil po hindi naman po nakakapagbigay ng entrance exams sa ngayon ng ibang schools dahil ng pandemya. So, halimbawa man po magbago ang panahon at makapagbigay na sila, maganda din po na maganda din ang record ng anak natin. So, kailangan mag-aral sila ng mabuti. Kung nakapagpabaya po last year, bumawi po ngayon, kompletuhin po ang mga requirements. Pero ulitin ko din po, kagaya din po nung sinabi ko sa kanila, hindi po porket kompleto ang outputs at requirements ng anak nyo, mag-guarantee na po ito ng grade na 100. Palagi po nating itatanong kung anong klaseng output ba ang naipasa ng anak ko. Totoo po tayo na nahihirapan po silang gumawa, nag-effort, nandun naman din po kami sa part na yon na nag-effort sila, napagod silang gumawa. Lahat naman po ng gumawa din at nagpasa, ganun din naman halos ang pinagdaanan nila, pinagpaguran din po nila yon at pinagtsagaan nilang isulat kahit na yung iba po nangongopya lang. At least nag-e-effort pa rin sila. Hindi naman po iyon natitake for granted. Nilalagyan naman po yon ng consideration sa part na yon. Kaya lang po, para hanapan po ang teachers ng grade na 98 to 100 at ang reason po ay kompleto at nagpasa ng lahat ng requirements ang anak niya, medyo ano po tayo doon mga mami. Medyo hindi po tayo sure doon na dapat ganun ang grade ng anak natin kung kahit kumpleto ang pinasa. Kasi po syempre after pa rin ang teacher sa quality po, may sinusunod pa rin na rubrics. Ano pa po bang nakalimutan ko? So ayun po, yung mga honors po sa end po ng school year. Iniipon po lahat yan yung buong graduating class. Tapos kinukuha po ko sino yung may pinakamataas na average at yung susunod. At sila po ang nagka-class valedictorian at salutatorian. Kung nakapanood po kayo ng graduation, yung virtual graduation last school year namin,
nagkaroon po ng pagkakataon yung bata na mag-speech, mag-deliver ng speech at recorded speech po ito, mag-deliver ng speech at batiin ang kanyang mga kamag-aaral. Kagaya rin po nung normal na graduation, may nag-i-speech din po. Kaya nga lang po ito po ay virtual. So ganun din po, nagre-ready din po ng pictures ng mga bata. Yung iba po, nagpakuha sa studio. Yung iba naman po, sa bahay, okay lang po. Pero wag po muna nating problemahin yun. Ang isipin po muna natin ay kung paano natin maitatawid itong school year na to na may magaganda at maayos na grades ang mga anak natin. So, sa pagpapasa po ng mga sagot ngayon sa panahon ng MECQ, ito po yung mga gagawin. Una, kuhanan ng malinaw na litrato ang ipapasang sagot. So, kung pipiliin po ng anak nyo na gumawa sa computer o sa laptop o sa tablet at doon gumawa ng sagot, yung tinatype po, okay lang naman. Tapos, isa-save niya po or pwedeng i-screenshot niya po pag natapos na yun ang isend sa teacher. Pero kung sinagutan po niya ito sa papel, pakitingnan din po, pakialalayan sila kung ipakita sa inyo, makita nyo man lang po kung ano yung itsura nung ipapasa ng anak nyo, kung malinaw ba, nababasa ba, maayos ba. Sa totoo po sa ngayon, kasi medyo kailangan po na yung suporta ng mga anak natin sa part na yon, kaunting topic po, kaunting follow-up po sa kanila, tapos ka na ba sa mga ipapasa mo, naipasa mo ba lahat. Kasi po medyo kailangan ng anak natin kayo ng emotional support. Kasama po yan sa mga pangangailangan nila dahil iba po ang setup ngayon. So malaking bagay po na supportive tayo sa mga anak natin. Ano po? Pagkaya, yung pagkuha po ng picture, hanggat maaari po, malinaw sana. Kung maganda po nakatutok sana sa ilaw para malinaw siya talaga. Hindi naman po kailangan na magandang klase ng cellphone. Kahit naman po yung ordinaryong cellphone lang, basta may camera po, kaya na makuhanan yun ng maayos na picture at isa-send sa messenger. Or depende po. Sabi dito, ang susunod po ay i-save ang litrato ng gadget na ginamit. Ay sa gadget na ginagamit. So kailangan nyo pong i-save yon. Hindi po pwedeng i-delete nyo na agad. Kasi halimbawa nawala o hindi talaga na-send o na-corrupt yung file dun sa teacher. Nangyayari po talaga yon. Kahit sinend, na-corrupt yung file o biglang na-hack yung Facebook, hindi na mabuksan. At least po may kopya kayo. Na kapag hinanap ng teacher, ito po yung ipinasa ng anak ko. Ito po yung ipinasa ko, ma'am. May ebidensya po kayo na nakapagpasa. Para din po hindi na ulitin ng bata yung activity. Ano po? Susunod po, ipasa ito sa kung ano ang nais na platform na ipagamit ng subject teacher. Sabi ko nga po kanina, iba-iba kasi ang platforms na ginagamit namin. Hindi ako pwedeng mag-speak para sa kanila po kasi kasama po yun sa sinabi sa amin na hanggat maaari, pagpasahin ang bata online. Para din po kasi hindi na sila lumabas, para hindi na sila kung saan-saan pupunta. Talaga pong iniiwasan po na lumabas sila dahil nakakatakot din nga po yung nangyayari sa paligid. So kung sinabi po ni teacher na sa Facebook Messenger, sa Messenger po ipapasa. Kung pag sinabi po ni teacher sa Google Classroom, Google Classroom po. Maganda po yan kung di po marunong yung anak nyo, pag-aralan nyo din po para dalawa po kayong matuto o panoorin po sa YouTube. Sa mga ganitong panahon po, dapat resourceful tayo. Kasi hindi po talagang 24/7 makakasagot ang mga teachers sa mga tanong. Kaya po tayo may internet, kaya po tayo may mga resources na kagaya niyan, para po talaga gamitin natin. Napaka-helpful po ng YouTube. Itatype nyo lang po, hahanapin nyo lang po, mapapanood nyo na kung paano gagamitin. So, kung matututo po yung anak natin ng tinatawag na independent learning, ay naku mga mami, matutuwa po kayo kasi hindi na malaking ano po yun, malaking adjustment po sa kanila yon para sa college po nila. Malaking tulong po dahil sa college nila. Ang ginagawa po kasi talaga natin, inire-ready din bukod sa tinuturuan, inire-ready po talaga natin sila sa situation nila sa college. Next po, grading system. So sabi po dito, may iba-ibang percentage ng pagkocompute ng grades ang bawat asignatura or yung bawat subject. Meron po tayong tinatawag na formative at saka summative. Ang ginagawa po ng formative assessment, ito po yung formative, ito po yung summative. Ang ginagawa po ng formative assessment ay to help students to learn and practice.
Ito po yung kung maaalala nyo nung mga grade 1 o grade 2 pa sila, yung pa-spelling na biglaan, o kaya yung pag may tinuro si teacher, o sige, subukan natin, practicein natin kung natutuhan nyo nga, sagutan nyo tong activity na to. Ganun po siya. Parang ito po yung way namin para ma-monitor kung nagbasa ba ng module yung anak nyo, kung hinahawakan ba niya yung module pag uwi, kung pinanood niya ba yung video lesson na, na isenend doon teacher. Yun po iyon. This one, ang formative po ay recorded. Pero, option po ni teacher kung isasama po siya sa grade o sa computation ng grade o hindi. Pero ito po ay dapat pong nire-record ni teacher para nakikita niya kung nagsasagot o hindi ang bata. Para nakikita niya kung may nagiging progress po ba doon sa mag-aaral o doon sa student. So, ang formative po ay throughout the course. Ito po yung mga maliliit, di ba po yung module nila, may nakalagay itong what I can do, kung ano-ano po mga activities nandun nakasulat. Tapos namimili lang po kami ng ipapasagot. Iyon po iyon. So, identify gaps and improve learning. Papaano po ito? Via approaches that support specific student needs. So, depende po ito sa pangangailangan ng mga bata. Kami po, nag-a-adjust din kami, depende kung academic o TVL yung bata. Kasi po yung TVL, mga home economics po iyon. Halimbawa nga po yung HE, yung ano po iyon, o TVL po iyon, yung sa mga anak nyo po, academic. Opo, ngayon, so ngayon naman po dito sa summative. Sa summative, ito po yung ipinapasa namin sa kanila every 2 weeks. Pagkayari pong pag-aralan ng module o dalawang module, ang gagawin po ng teacher kapag pagkatapos pag-aralan, magagawa po ang teacher ng short quiz na 30 items lang po. Hindi po pwedeng masyadong mahaba ang quiz. 15 to 30 items lang po. Excuse me po. 15 to 30 items lang po ang quiz. So ito po recorded to. Ito talagang kasama siya sa grade ng bata. So kung mababa po ang magiging score niya dito, magmamatter din po talaga yon sa magiging grade niya. So ulitin ko po, yung formative po, nire-record namin, pero option ni teacher kung isasama siya sa grades. Yung summative po, talagang kailangan kasama siya sa grades. Kasama po dito sa summative, yung tinatawag nating performance task. Ito po, yung isa pang ginagawa nila na huling-huling activity po nilang gagawin yon sa grading na iyon, sa first quarter o sa second quarter. Ito po kumbaga yung tinatawag natin dati na parang project. Pero ito po, hindi siya bibilin, hindi siya kung saan makukuha. Gagawin po talaga ng bata, magpe-perform po. Sa PE po, minsan ang alam ko, nagsasayaw sila sa math, parang may kinocompute sila. Sa English naman po, nagagawa sila ng essay, mga ganun po. Kasama po iyon sa performance task. So, kadalasan po ang performance task po ang may pinaka malaking percentage. Kaya kapag hindi po talaga gumawa ang anak nyo, talagang magla line of 7 po. Actually, hindi po dapat line of 7 yun. Bagsak po dapat yun pag walang performance task. Consideration na lang po kaya nagsi-75. So, huwag po tayong sasama ang loob kung magkaka-75 po ang anak natin tapos wala po siyang performance task. Sa totoo lang po, dapat magpasalamat pa po tayo dun sa teacher kasi po binigyan siya ng 75 at hindi siya ibinagsak. Pero huwag na po tayong umabot dun sa punto na yon, syempre. Hanggat maaari po, i-follow up po palagi ang ating mga anak. Tsaka ang mga teachers naman po, nagtatanong naman po kami kung bakit walang performance task ang bata. Ako po sa part ko, iniisa-isa ko po yun sa subject ko. Minimessage ko sila isa-isa kung nasan yung performance task nila. Kasi nga po talagang yun ang hahatak ng grade nila pababa. Next po, sana po malinaw yung grading system natin. Ano po? So, mag-proceed po tayo sa PTA officers. Magpapadala po ako ng mensahe sa ating GC para sa election ng officers. Makisuyo po na mag-online tayo ng alas 3 ng hapon mamayang September, ngayong September 15 po, para po mapag-usapan ng paghahalal ng mga manunungkulan. Dito naman po, hindi naman po tayo mag-video call. Ano lang po to? Kailangan lang po online kayo para pag nag-message ako, doon na lang po tayo magsasagot, magpo-poll na lang po, magbobotohan na lang po.
Kung hindi po kayo available, sana po magawa natin ng paraan para maging available kayo. Hindi naman po ito lalampas ng mga ilang ng 30 minutes. Sandali lang naman po yung magiging meeting natin. Sa PTA officers, bakit kailangan po nito kahit panahon ng pandemic? Una, para mapag-usapan ng programa at problema na nararanasan ng mga mag-aaral. For sure po, marami tayong pwedeng i-concern. Marami po tayong gustong i-concern. Marami po tayong tanong. Sa mga PTA officers po, pwede po nilang i-address yun. Pwede po sila ang tanongin nyo. O tapos po, ipadiretso nyo po yung tanong, ipadala nyo po yung tanong gamit sa pamamaraan nila, papunta po sa principal o kung sa teacher kung saan po kailangan makarating. Magbigay ng suhestyon o solusyon sa mga suliran ng paaralan. So, kung meron po tayong nakikitang problema sa paaralan, kasama po ang PTA officers sa pwede po mag-suggest ng pwedeng gawin. Ano po? Next, masiguro ang kooperasyon ng mga magulang para sa paaralan at mag-aaral. Yes po, may right po ang PTA officers na na-require po kayo na makiisa. Kasi po kasamahan niyo po silang mga magulang. Binoto niyo po sila, inihalal niyo po sila, ibig sabihin sila po ang representative niyo. So kung ano po ang mapagkasunduan nila bilang mga officers, obligado po tayong makiisa doon. Next, magbigay ng suporta sa mga programa at suliraning kinakaharap ng paaralan at mag-aaral. So isa po sa mga responsibilidad ng mga PTA officers ang magbigay po ng suporta. So pag sinabi po na ano po ba yung mga suportang kinakailangan ngayong pandemic, totoong nandyan po minsan yung voluntary na panonood ng mga video, pagpa-participate sa mga video, kasama po yun sa mga dapat na responsibilidad din po nating mga bilang mga PTA officers. Dapat po tayo ang nangunguna. Ngayon kung halimbawa po required na o umattend yung mga magulang dito, PTA officers po ang dapat na nagpapaalala sa GC na, mga kasama, attend tayo dito ha, manood tayo dito, mag-attendance tayo. Kasi po that is your way to show support po sa paaralan na pinag-aaralan po ng anak natin. Next po. Next po, ano-ano ang maaaring gawin ng mga officers? Una, maaaring mangolekta ng voluntary contribution. Halimbawa po tayo, may napagkasunduan tayong project sa classroom natin o sa classroom na gagamitin natin kapag ka pwede nang mangolekta. May nakita kayong mali na masabi niyo sa akin na, ma'am, dapat po ito ganito. Maganda po siguro ito, ma'am, ganito. Pwede po kayong mag-suggest. Ngayon, kung meron po tayong kailangang bilhin at talaga naman pong hindi kayang i-shoulder ni ma'am, pwede po tayong mangolekta voluntarily. Kaya lang po, dapat po iyon ay may permiso galing sa ating school head. Palagi pong ganun. Hindi po tayo pwedeng mangolekta ng walang permit galing sa ating school head. Kailangan po meron. Halimbawa po, napag-isipan natin na magpa-raffle. Halimbawa, may mga magulang dito na nagtitinda ng mga yung mga nag-online selling. Tapos gusto niyang gusto nating magpa-raffle tapos yung proceeds mapupunta doon sa classroom. Pwede po 'yun . Basta po maigawa natin ang magandang plan. Sa palaan po na 'yon, tayo po doon, parang win-win tayo doon kasi naibenta niyo po yung product niyo at the same time yung naging tubo po pagkatapos makuha yung pinagbentahan ng product niyo, mapupunta po maitutulong natin sa paaralan or doon sa room. Kasi po ngayon, ang ana-assign po sa atin na room ay yung sa itaas po. Yung lumang building po sa itaas. Kung napapasyal po kayo sa room, ay sa school, hindi na po ang room, inalis na po tayo dun sa dating room natin, yung may hagdan na mataas. Nilipat po tayo dun sa kaharap na building noon, yung building po na may office. So, dun po kami inilipat, yung second floor po, yung pinakadulo po. Doon po, medyo luma na po yung classroom kaya mangangailangan po ng kaunting tulong sa inyo para maiayos yun. Mga ano lang naman po yung mga halaman, mga ganun. Pero hindi po ngayon yung panahon para pag-usapan yun. Siguro po pag na lang talaga maayos na yung sitwasyon. Next, maaaring gumamit ng bakanteng lugar sa school na magsisilbing opisina. Halimbawa po, nagkaroon na tayo ng
PTA officer na pang school, pwede po silang gumamit ng bakanteng lugar doon. Given na yung kuryente po at saka yung mga gagastusin, eh, isho-shoulder po ng PTA. Ngayon, kung halimbawa dumating ang pagkakataon na kakailanganin pong gamitin ng school yung ipinatayo yung room doon na PTA, ay may karapatan po ang school na kuhanin po iyon. So, ito pong mga sinasabi ko ay nakabase po sa seminar na ginawa po noong May 7. Division webinar on PTA officers po. Parang, yun nga ba yung title? Yun po. Sa sunod po ay manguna at magsagawa ng mga fundraising activities. Kasama po iyan sa mga privileges nyo bilang PTA officer. Kung kayo po ay mahilig mag-lead, kayo po ay yung tao na kayo po yung tao na mahilig manguna sa pag-i-invite. O pwedeng-pwede po yun. Pwedeng po magpadala ng mga proposal sa school o sa akin po para sa classroom natin, para sa mga mag-aaral natin. Kung gusto nyo pong manguha ng donation drive para bilan ng tigi-isang yellow pad o ball pen o yellow paper yung mga anak nyo, mas napakagandang proyekto po yun para sa ating paaralan. Susunod po, ano-ano ang mga bawal? Ito naman po dito tayo. Ano-ano ang mga bawal gawin ng mga officers? Una, bawal po tayong makialam sa academic o administrative management. Ibig sabihin po, kung ito po ay nag-i-involve na ng grades, o nung halimbawa po yung sa honor, ito yung average na gagamitin natin para sa honor, 98 to 100, yun ang highest. Hindi nyo po pwedeng baguhin yun, hindi po tayo pwedeng makialam doon. Kung ano man po yung nagiging problema sa academic o administrative, maaari lang po tayo mag-suggest, pero hindi po obligado ang school na sumunod sa suggestion nyo. Kaya wag pong sasamaan loob natin kung halimbawang nag-suggest tayo pero hindi nasunod. At least po, ginawa natin yung best natin. Ano po, yun na lang po. Next po, bawal magnegosyo sa paaralan. So, yun po, bawal po tayong bawal po tayong magtayo ng tindahan, nung may face-to-face, bawal po tayong magtayo ng tindahan sa loob ng paaralan. Dati po yan, may mga bata kami na nagtitinda sa loob, nagdadala ng mga turon, ganyan. Kaya lang po, binawalan ng school yon kasi bukod sa health concerns, kasi hindi naman nakikita kung paano na-ready yung pagkain, yung safety. At saka po, pag ganun dapat, ipapadaan po yun sa canteen. Sa canteen po siya dapat ititinda, hindi po sa classroom. Yun po. Next po, mga bawal mangampanya, mamuliti ka gamit ang posisyon sa loob ng paaralan. Papalapit na po ang election, so hindi po natin pwedeng gamitin yung pwesto natin, lalo na nasa loob tayo ng school. Tapos, ikakampanya po natin isa-isa yung gusto natin iboto nila o yung gusto natin mahalal na mayor o vice mayor. Bawal daw po iyon, sabi po sa amin. Next po, bawal ang walang pahintulot na aktibidad sa paaralan. So, lahat po na activities na gagawin natin, kailangan po ay may permit po ng principal. Halimbawa, nag-volunteer tayo, mga 10 magulang, maglilinis ng classroom, ihahanay ng maayos yung mga module, ihahanay ng maayos yung tablet, nang hingiwari ako sa inyo ng tulong na maiayos natin yung classroom sa paraan na magiging safe para sa lahat, magsasuggest. Eh, pwede po yun, pwede tayong mag-set ng araw nun. Kaya lang, kailangan may permiso po ng ating putihing principal. Napakabait naman po ng principal natin at hindi po tayo mabibigo, lalo na kung para po ito sa kabutihan ng paaralan. So, ito na po, matatapos na po tayo. Sabi po, siguro po narinig nyo na to, itong kasabihan na to, it takes a village to raise a child. So, hindi po natin dapat, or hindi po tayo dapat umaasa lang sa kayang ibigay ng paaralan. Kailangan po talaga namin ng tulong para mas matulungan po namin ang anak nyo. Ang kaya po namin ibigay, i-feed sila ng i-feed ng mga kaalaman na kailangan nila, nakakailanganin nila para sa kanilang college o para sa hanggang sa kanilang pagtanda. Pero kailangan pa din po namin yung suporta nyo para mas malinang o parang mas matutuhan, ang hirap po mag-Tagalog. Para mas masuportahan o para mas maging matatag po yung mga anak natin. Kung mapapansin nyo po, ang tema ng slides ko ay plants, mga plantito at saka plantita. Ito po ay dahil gusto ko pong i-share sa inyo na nakikita ko kasi ang mga bata na para silang mga halaman. So yung anak nyo po ay seedling na o halaman na maliit na itinanim po sa school.
So, yung school po, isipin natin bilang mga, siya po yung ground o yung lupa. Nandun po ang mga nutrients, nandun po ang mga guro at ang mga libro. Pero hindi po mabubuhay iyon nang wala po ang tubig. Kailangan pong diligan. So, yun po kayo, doon po kayo mga magulang. So, kailangan pa din po ng support ninyo para po mag-grow, para magbunga yung mga anak natin. Ano po? So, sana po naging maliwanag po ang ating pag-meeting. Magtulungan po tayo para sa maayos na taong paaral lang 2021-2022. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.